So, ipapakita ko lang sa inyo kung ano yung setup ng motor ko dito sa action cam na GoPro 8. Bali yan ang setup niya. Ito yung cellphone holder. Ito yung GoPro action cam. Tapos ito yung remote ng GoPro. So, papakita ko muna sa inyo kung ano yan. Tatanggalin ko muna ito. Okay. So, itong crossbar. Stainless yan. Ito. Bali, gawa yan ni Anyas. Customize niya. So, 304 na ano yan na crossbar na customize. Ayan, so dito siya nakakabit sa ano, lagay ng side mirror sa stock. Ayan. So dito ko na rin ilagay itong lagay ng cellphone, itong motowalk. Baka naman. Tapos, dito naman yun, lagay ng GoPro. Ayan. Tapos ito, ito ano to, lagayan nito ng remote ng GoPro. Okay. So, explain ko sa inyo. So, itong GoPro ko ay quick release. Bali, ito magnet. Ito magnet to. Papakita ko sa inyo. So, magnetic siya. So, ito. Ito, ulansi. Ulansi pala yun ano yan. Ulanzi. Para sa GoPro, pang GoPro mo. So ito, i-ano ko lang yan. Ito, may magnet din to sa loob. May magnet yan. So pag ganyan mo yan, nakakapit na yan. Pero kailangan mo ilock. So nakalock na siya. So ito palang ano, GoPro ko. Hindi ko lang dito yan nakalagay. Mas hindi ko lagi itong ginagamit. Ito kasi lagi itong ano, nasa helmet ko. May helmet mount din ako na para sa GoPro action cam. So, pwede ko siyang ilagay dito. And pwede ko rin siya ilagay sa helmet. Okay. Dala. So, i-open ko na. Open siya. Tapos, naka-record pa nga. So, open lang natin. Yan. So, yan ang view ng GoPro ko. So, pwede pa siyang itaas. So, yan yun. So, ito naman. Ito nandito. So, ito yung crossbar. Ito naman yan dito. Extension niya. Stainless pa rin to. Pinagawa ko kay Anyas. Customized din. So, ito. May stainless din to sa likod. May stainless yan. Tapos, nilagyan ko na lang ng ano. Ng glue. Stick glue. Kasi, para to dito sa remote control ng GoPro. Yan. So, sandali ah. I-ano muna natin. Ikabit ko muna. So, ganyan yan. Yan. So, ito palang remote na to ay para sa GoPro 8, 9. Pwede rin yata ito sa GoPro 10. So, ang purpose nito, imbis na dito ka pipindot na on and off, dito na lang siya. Okay. So, bali, itong kamay, gagayin mo lang siya. On off na lang natin. On off na lang yan. Record. O kaya, kukonekta natin siya. Isa muna natin ito. Yan. So, nakabukas na siya. So, ito yung open na rin. Power.
So may 76% bar pa. So automatic na siya maghahanap ng nahanap niya na yung GoPro, yung connectivity niya. So yun, tumunog niya. Ayan, so nakakonekta na siya ngayon dito. So kunyari, mamaneho, gusto mong may record, hindi ka na dito pipindot sa ibabaw. Dito na lang siya sa remote niya. So sa sample ko, pipindutin ko. So ayan, so nag-green siya, tapos nagbi-blink, tapos umandar na yung seconds ng pag-record. Ibig sabihin, nag-record na rin itong GoPro. Ayan, nasa taas, bibilang na rin siya ng segundo. Ayan. So ano siya, mas maganda siya kasi may remote na siya. Tapos, i-off muna, dito lang pipindutin. Stop mo na yung record. Pindot niya. So yan. So nawala na rin yung green. Wala na rin yung counting niya. At di na rin nagre-record tong GoPro. So yan yung Telesyn GoPro remote na pwede siyang i-connect dito sa GoPro 8. So kaya siya meron, kaya pinalagyan ko siya rito sa ano, sa extension ng crossbar sa may ilagayan ng salamin. So kasi dati yung wala pa akong motor, sa bike ko to nakalagay. So, ginagamit ko rin ko siya sa pagbabike para hindi na mismong pipindot dito talaga. So dito na lang siya kasi baka ito may tendency na masira or parang ang tawag doon, ma-overuse ka pipindot. So ito na lang. So ito, pindutin din natin. Record na siya. Ngayon pula. Basta nagpula, tapos nag-blink. Tapos pindutin ko. Mag-stop yan. So, yun. So, yan ang purpose niyan. So, dito naman tayo. Ito yung charger. So, dito nakasalpak yung USB. Tapos ito, iba yung USB ko eh. Ayan o. Ito yung USB ko. Bali, dito siya. Kinakabit ko siya rito sa GoPro. So magnetic siya. Magnetic charger. So magnetic charger siya. So para hindi siya nalolobat. Continuous charger lang siya, tapos continuous din yung namin niya, yung charge. Okay, so ito, rechargeable din to, so kaya pinalagyan ko rin na ito para, kasi mabilis tumalobat eh, siguro mga 2 oras lobat ito pag nakakonekta rito. So ito yung charger ng remote. Okay. So andito sa likod din ano, charger ng remote. So ito yung remote charger cable niya. USB. So ito magnetic type din to. So pag nakalagay na siya. So yan yun ano. Bali nakakatawa na siya, ito yung charger. Tapos pinalagyan ko rin to sa ano, sa nag-wiring nung ano ko ng ito ng domino switch. Yan, tie switch. Nang pinalagyan ko siya ng USB charger. So yan, naka-off. Pa-power on lang. Yan. Tapos, naka-charge pa siya. So ayan, nakapula siya, nag-charge. So, may charger dito. And so, hindi siya malulobat. Ayan, naka-power siya. So, yan ang setup ng, ano ko,
Honda Click 150. So, itong remote, pwede itong i-off mismo itong ano, itong GoPro. Pindutin natin na. So, magpa-power off din siya. Yun, diba? So, yan yung setup ng motor ko.